Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, what's up mga tropa peeps? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, welcome po to my channel. At yan, welcome balik ulit kayo. Yo, what's up mga tropa peeps? Ayan, meron po ako i-share sa inyo. At nakakatuwa itong video na ito dahil ayan, bumalik na naman si Sir Percy na pin sa pagbanat kahit kabayo. Ayun, tinawag niya na naman kabayo si Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Ay, baliktad pala. Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. At talaga naman siya ay si Norman Mangusin aka Ulaong. Ayan, at makikita niyo yung pagbanat ni Percy Lapid na talagang eto'y may makatotohanan. Eto na nga yung sinasabi ko eh. Huwag niyong kalabanin ang 14K vloggers dahil napakarami po namin nalalaman patungkol kay Ulaong. At yun pong mga nalalaman namin eh hindi po biro. At yan po ay maaaring makaapekto sa inyong idolo. Ayan na nga sinasabi ko, paano kung makarating yan sa mga kinauukulan at maiparating ni Percy Lapid sa pamunuan ng BJNP, sa pamunuan ng mga nasa gobyerno na may hawak sa BJNP. Sino ang kawawa? Eh di si Ulaong. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kasi kayo mapagmayabang, mapagmalaki, kala nyo kayo kung mga sino. Ayan, nagmumukhang tsubibo ang inyong idolo. Ginagawang katawa-tawa ng mga tao na nakakaalam ng totoong nangyayari sa realidad ng buhay. Yan lamang po. Maraming salamat. Ito na po yung video ni Kaper Sinapit. Mama Chup-Chup, love you, love you. What's up mga tropa beats? Gusto nyo malaman sino pa kakandidato? Hanapin mo si ano, si Kabayo. Ito nakabilanggo ah. Ito, tinatawagan natin Supreme Court. Hindi kami nagbibintang sa inyo. Ito. Ito'y nakakulong ha, sa Manila City Jail. Pakinggan ninyo sinasabi na kayo raw itong Supreme Court ay eh, inuutusan lang ng ni Estilito Mendoza. Sulat lang daw. Sinusulatan lang daw, nagdidesisyon ng Korte Suprema. Totoo ba ito? Itong mga pinagsasabi. At ito'y tatakbo ah. Talo niya raw si Sara. Daig niya raw yan. Tsaka kung sino-sino. Nakakulong na itong hayop na ito. Mayabang pa. Talaga may sapak sa ulo eh. Ito'y, ano ito ah. Ang gumawa dito, lumigha dito, itong troll din ng gobyerno. Kaya nga ako, pinagsabihan ako doon sa pinanggalingan natin yung pilan eh. Huwag ko na raw banatan yan. Yung pala, papasok doon yung grupo ni Mocha Uso sa istasyon na yun. O, eto, panoorin nyo itong gagong ito ha. Eto, sa loob mismo ng bilangguan, ipinagyayabang niya, ha, yung kanyang kulungan na meron siyang kompleto ron, ha. May TV kung ano-ano. Ito, panoorin at pakinggan po ninyo. Maganda po lungang, oh. Oh. Oh, oh di ba? Oh. Ito. Oh, di ba? High profile, of course. Maganda. Ito nga ang matindi. Kasama ko dito yung sa Zelda 4. Si Commander Rick Peralta, yung National Commander ng Alex Bungkayaw Brigade. Sabi niya is, idol ka namin lahat, boss. Baka gumawa kami ng resolution na palitan na namin yung pangalang Alex Bungkayaw, gawin namin FLM Brigade in support to the heroism na ginawa mo nung ano. Amen. Alex Bungkayaw Brigade yun. Yun yung ano, yun yung nag-break away sa CPP-NPA. Sila yung ano, vigilante. Puro operator yan, boss, ah. No, vigilante, ah. National commander yan, si Rick Peralta, kasama ko. Ako yung gobernador dito, siya yung mayor. Mayor. Wow. So, as in, galing kahapon dito yung mga abogado ko. Yun nga, sinabi sa akin ni Sano.
You will be out very soon. Hindi na kita pahihiringan, sabi niya. Ibang klase daw pala yun, yung Estilito Mendoza. Hindi gumagawa ng resolusyon yun. Susulat lang sa papel, pipirmahan lang niya, nagbabago decision ng Supreme Court. Wow. Iba po talaga mga Mendoza. Okay, tatlo sila. Tatlo sila magkakasama. Mendoza, Poblador, po ni... and Zamora. Boss, abogado dati ni ano yun, di ba? Di na. Ni... I think si Erap ba? O... Yes, si Erap. Oo. Oh. Eto ha. Si Res Cortez, best friend niya si Erap. Oo, oh, kaya nakarating sa akin yung mga abogado na yun. Lemor, i-type mo sa computer mo. Nasa computer ka. Opo. Type mo, Napoleon. Napoleon J. Poblador. J. Poblador? Ah, basahin mo lang, ha. Dear partners of Zamora and Poblador Law Firm. Basahin mo yung, basahin mo yung ano niya, character niya. Kung gano'n siya kalupit. Napoleon J. Poblador, Mr. Poblador is a managing partner and principal litigator of the firm. He obtained his master's in law in 1989 at Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA. And his bachelor of law, magna cum laude class valedictorian in 1983 at the College of Law, University of the Philippines, where he was editor-in-chief of the Philippine Collegian in 1980 to 1983 and concurrently the editor-in-chief and chairman of the editorial board of the Philippine Law Journal. Admitted to the Philippine Bar in 1984, he specialized in civil, commercial, and corporate litigation, corporate and securities law, special projects, and business organization and reorganization. He also has extensive experience in public interest law, handling high-profile political and constitutional law cases, has been chosen by Asian Law Profiles and Euromoney Publication as leading litigation lawyer in the Philippines. He has served as Director, Chief Legal Counsel, and Corporate Secretary of various corporations. His Master of Laws thesis entitled The Tort of Bad Faith Breach as an Emerging Theory of Lender Liability Exploring Philippine Analogues of the California and Montana Doctrine. Was siya ang nagdala. Siya ang nagdala sa Pilipinas ng California and Montana Doctrine. Wow! Medyo bata pa to, boss, ah. Matanda na yan. Pero kahit nairan niya sila sa moral. Oh. Para maniwala ka na yan, abogado ko. Ayan, nakay mo. Zamora. Oo. Oh. Oh, tama. CP, tama yung logo, boss. Zamora and Poblador. O, oh, eto. Tingnan mo kung sino nakapirma. Walang lalabas nito, ha? Kasi... Oo, oh, siya nga. Zamora. You know? Wow. Alright. Napoleon J. Poblador. Ang lupit niyan. Halimaw daw yan. Malupit mo. Magkakapartner sila Mendoza, Zamora, and Poblador. Mabigat? Alam mo bakit mabigat? Si 30 mil per oras niya. Wow. Pero... Sipid lang sa'yo yan, boss. 70,000 per hour. Pagbula nung kinuha ko siya, 104 hours na siya nagtrabaho. Pero kung hindi siya pumasok, hindi namin maghihiring ako. Kasi hindi alam ng mga abogado ko na din na hindi pala applicable sa amin yung kaso na yun. Oh, man. Ngayon, sinulatan nila yung court of appeal at saka yung judge. Sabi niya sa court of appeal, this is ignorance of the law. Kaya pakawalan niyo na yan sa FLM. So, binibigyan ng 15 days yung korte para itama yung pagkakamali nila. Wow. Wala na, kahon na. Yun na yung kinatatakutan nila, kaya nagbabalik na kami siguro sila. Walang tusok para sa kanila, sir. Ano na na? Yung babalikan mo, boss, paano natin babalikan? Yeah. Sabi ko nga sa buhay ko, siguro kaya ako pinalungkot na yung boss.
kadalasan ko o all walks of life. Ako na yung magsasalita. Maraming pwedeng gawin. Una, higit sa lahat siguro, yung mga taong naggulong sa akin, kinasangkapan sila para matapos ang isang kabanata sa buhay ko. Baka ito yung itinatagahan ng kabanata ng buhay ko na kailangan matapos. So, hindi ito magiging ganap na ako kung hindi sila yung kasangkapan para maging ganito ako. I could forgive them, move forward, close the book, and raise the glass. Pero ako magsasabi niyan. Minsan iniisip ko rin na siguro nakulong ka for your safety. Kasi pag nasa labas ka, baka may nangyari, diba? Baka... Maaring ganun po. Maaring ganun. Isa lang ang pagkakaalam ko. God love me. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako hinawakang literal na humawak ng rehas. Kasi hindi naman ako nakarehas eh. Hindi nila alam yun. Ituloy po ang paglakad niyo sa Senado. I was thinking about it. Sabi ko nga, kapag na-meet ko yung inihingi kong expectation, I'll do it. Although may puhunan, siguro, yung sa sarili ko, mga natulungan ko, nasa 6 na milyong Pilipino. Okay, sabihin natin 50 makuha ko, 50% na natulungan ko, maalala ko. Di may 3 million ako. Makikihati ako sa Marcos Loyalist. Makikihati ako sa Ilocos Norte. Akin ang buong Maguindanao. At ang buong Region 2, akin yan. So, may potensyal na manalo. Kumuha pa tayo ng supporters sa Alabang, sa Montalban, sa Rizal, sa Taytay, sa Tanay, Infanta Quezon, marami. So, maaari. Tapos, ang mangyayari kasi yan, hindi na kasi ako magsasalita Ramel eh. Sa question and answer na lang, ang sasabihin ko lang, nasaan kayo ng pandemic, tapos na, palakpakan yung tao. Diba? Tsaka boss, sabi ko, marami pong silent supporter mo talaga. At saka malayo sila sa akin, Diyos ko, kahit magdibati-bati kami dyan. Eh, kung ang ilalaban lang naman sa akin, si Sarah, mga old political trapo, tsaka si Manny Pacquiao, di ang layo na lang agad ng agad. Yes. Diyos ko, pag dilabas ko pa yung demanda sa akin ni Pacquiao na hindi siya nagbayad ng 1 billion 700 million sa kumpanya namin, di mas lalo na siyang masira. Ayun lang. What's up mga tropa pi? Napakinggan ninyo ha. Hindi ano yan ha. Hindi mga bintang yan. Hindi. Yan o. Ang daming sinabi. Yun daw abogado niya. Binabayaran niya ng 70,000 kay per hour. Pagkatapos, mahigit na raw 100 oras. Ba, laki nun ano. Pagkatapos, pinapahamak yung abogado. Hindi ba? Mga kaibigan. At kakasuhan daw yung ignorance of the law raw, yung court of appeals, ha, pag hindi raw na itama yung kanilang mali. Ano kaya mali yun? Tatakbong senador, mga kaibigan, kanya raw ang Ilocos Norte, kanya raw ang region 2, ang buong Maguindanao raw, kanya, mga kaibigan. At ang natulungan niya raw nasa 6 million, hindi raw siya nakakulong. Hindi raw siya nakaselda. Di ba pinakita yung kulungan? Kapraso? Merong television doon, di ba? At saka, paano niya nagagamit yung pakikipag-usap niya? Ano yun? Internet? Cellphone nga, bawal dyan, internet pa. Di napahamak na ngayon, pati ang city jail. O baka nanonood naman si Yorme, ha? Baka mapakinggan ito ni Yorme. Abay, pa-verify mo yung kwan.
Yung kulungan nito, bakit naka-VIP ito? Ganyan ba yung city jail? Oh, at saka bakit merong internet doon? Bakit merong cellphone? Hindi ba? Oh, bawal yan eh, mga kaibigan eh. Kundi tar... Oh, daig niya raw si Sara, di ba? Sa debate. Ha? Hindi raw mananalo. Tsaka wala raw ano, hindi raw ubra sa kanya si Pacquiao. Siya na mismo ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Pinagmamalaki si Estilito Mendoza. Sumusulat lang daw yan. Wala nang kwan eh. Mga motion-motion. Ha? Sulat lang. Ha? Sulat. Nababago desisyon ng Korte Suprema. Mga kaibigan, oo.